Magbabalik po ang aksyon natin sa inyo ng NCAA Season 92 dito sa loob ng Phil Oil Flying V Center. Pero sa mga hashtag Team Bahay dyan, maraming salamat sa panonood sa ABS-CBN Sports and Action ng Don Ross kasama si Mikey Reyes at syempre ang ating courtside reporter na si Sarah Carlos para dito sa bakbakan ng San Sebastian at LPU. San Sebastian was able to get their first taste of the lead, Mikey, to end the quarter. Well, of course, it's not how you start, it's how you finish para dito sa San Sebastian. And we will see kung madadala nila yung momentum na nakuha nila to end the first quarter dito sa ating pangalawang kanto. Kevin Johnson losing control of the basketball. Pagkakataon para sa LPU na maibalik ang kalamangan sa kanilang panig. Alban, binigay kay Baltazar. Wilson Baltazar again, his third three-pointer of the game. And Wilson Baltazar connecting from the outside off that Mike Enzuzu down screen. Kita mo naman sa lapad ni Mike Enzuzu, hindi na nakita ni David itong si Wilson Baltazar. Fabian, too strong on that triple try from the corner. Kaya din gusto ko maging kakampi itong si Mike Enzuzu. Yung mga screen nito talagang hindi ka na makikita nung bantay mo eh. Makaka-free shot ka talaga from the outside. Costello. Dinedepensa ni Alban. Costello umatake. Binalik dito kay Johnson. Supalpal ni Mike Zuzu. Ang maganda dito kay Mike Enzuzu, he uses his heft, his athleticism on both ends of the floor. Talagang hahabol at hahabol yan sa kani-kanino pang tira yan. Sa kabila naman, talagang sa set ng screen, kukuha ng bola. Pag dinobol, he will try to kick it out. Then of course, from underneath the rim, talagang unstoppable na itong si Mike Enzuzu. Baltazar trying to get it inside to Mike Harry. Naagaw ni Alanis ang bola. Shaquille Alanis is able to score on the fast break. So ito na, nakita natin si Shaq attack. First 2 points of Shaq Alanis off that great steal. Makakatakbo na sana doon itong San Sebastian, pero the steal and the layup for Shaq Alanis. Fabian, tumatake. Fabian, binigay dito kay Johnson. That's traveling right there on Tarma. Not a good possession there for San Sebastian. Medyo masikip sila doon as you look at the steal of Shaq Alanis of that outlet pass ni Kevin Johnson and the finish coming from Shaq Alanis. Importante na umiinit din itong mga ibang players ng LPU para matulungan ang team ni Coach Topek. David will be tasked to defend Baltazar. Let's see if the athleticism of David can bother Wilson Baltazar na hindi pa nagpinintis dito sa laban na to. What's nice about LPU is alam nila mainit si Wilson Baltazar. They continuously try to look for him. Yun naman ang importante, lalo na pag uminit yung inyong scorer. Too close for comfort nga lang doon itong si David. Alam niya, lalabas na naman ang screen itong si Wilson Baltazar off that Mike Enzuzu body. Kaya nga naman tinikita niya na doon, although natawagan lang ng foul. Alanis. Ayay. Zuzu faking the handoff. Zuzu in attack and defense, ha? And Mike Harry, Zuzu will head to the line. What else can you do in that situation para dito kay Justin Mercado? From the outside, pumapasok, tumadrive itong si Mike and Zuzu. Ay, balikan muna natin ang ating kasamang si Sarah Carlos. Sarah? Kasama ko kaya dito si Chris Aspiras at nandito sila kasama ang kanyang mga kaibigan para supportan si RJ Ilagan. Permit na ako sa iyo. Ngayon, Chris, pagkasabihan, 3-team ka, sila pipili mong dalawang teammates from NCAA at bakit? Si RK Ilagan tsaka si Adrian Alban. Bakit naman? Tondo Pride. Isang lugar lang kasi kami sa Tondo. Tapos lagi na rin kasing magkakampi si RK Ilagan tsaka si Adrian Alban sa mga ligang labas dun sa amin. Wow, ang galing naman. Balik sa inyo, Anton at Mikey. Tama. Ian Alban, as I mentioned earlier, representing France Baron.
Tondo, Manila. Si RK Ilaga naman, Barrio Fugoso sa Tondo, Manila. 28-24, magbabalik po ang NCAA Season 92. Once again, we are checking out the lovely ladies here in our Smile Your On-Cam segment. We started this last year sa NCAA. And we also have some other features coming up. So, abangan niyo po yan dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. But we hope you guys are enjoying this matchup sa pagitan ng San Sebastian at ng LPU. Kaya yung mga team bahay dyan, eh, maging team arena na kayo, sumali na kayo, sumama na kayo dito para maisali kayo sa mga ganong klaseng segments ng ating Season 92. Nalunod si Justin Mercado. Kapagkat ito si Mike Harry Zuzu just towering over everybody. Dito mo naman, binigyan na naman sa ilalim itong si Mike Zuzu. At yung pag-angat niyang doon, talagang wala ka na magagawa. If you're Justin Mercado, I think the best thing to do for San Sebastian is huwag nang paposisyonin sa ilalim ng ganun. Itong si Zuzu, wala pang bola. You should be active already and try to push him out of the paint. Three fouls na dito si Justin Mercado. So, back-to-back tough assignments para kay Mercado. Oraime, ngayon naman, Mike Harry Zuzu. Pick your poison. Di mo alam kung ano yung mas mahirap eh. Yung isa, towering sa ilalim. Ito naman, very hefty, very physical. Si Mike Zuzu. Kalisaad. Kapobres. Back to Kalisaad. David. Shoots. Does not drop. Tapi ka ng bola. At babalik dito sa panic ng LPU. Well, the thing about Mike Harry Zuzu, he's actually won a collegiate championship already sa Sesaki noong 2012 with the University of the Visayas Green Lancers. Kaya mataas na ang confidence level nito. And he knows how to win. Kaya nga naman ang pagdala, ang pagpasok ni Mike Zuzu dito sa LPU, malaking bagay, especially in terms of experience. Of course, yung mga teams na to, alam natin na gusto nilang nananalo. Pero sooner or later, iniisip na rin nila na magpa-Final Four, magcha-champion sila. Especially with a coach like Topex Robinson. Malaking bagay nga yung experience na itong si Mike Zuzu. Ilagar. Kapobres for three. Tapos, Kalisaan. So those are the shots that Kalisaan would take on a regular basis, Mikey. In the previous year. At ito si Wilson Baltazar on a regular basis. Talagang titira-titira yan. From the outside. Pero yung sabi mo kay Michael Kalisaan, may halo na rin malas itong si Kalisaan. Pero darating at darating, he should just continue competing and trying to look for his game. Kalisaan. That's a money jumper for Kalisaan if this was NCAA Season 91. But clearly, he's still trying to get his rhythm back. Fabian, binigay kay Ilagan, RK Ilagan, tapos. Ayay, napulot ang bola. Ito na, medyo bumibilis na yung laro natin dito. At ito naman si Mike Zuzu sa ilalim. Ito yung sinasabi ko, even if he doesn't have the ball, he still have to be active. Kailangan mo itulak palabas ng paint yan. And that's Beth Yong's job. Hindi makakuha sa ilalim itong si Zuzu. Charisse Kapinpin, ang bestie ni RK Ilagan, nandito ngayon sa San Juan Arena. You're watching the replay. I hope you're hearing this. Yan ang mga team arena natin. Ayan na, Mikey. Sabi mo nga, yung mga team bahay. Lipat na, team arena na. Kahit wala nang nakikinig sa amin kasi wala nang team bahay. Ayos lang, basta nandito kayo lahat. Girit naman ni Allen Baelish. Let's go LPU! Maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok ngayon as Mike Harry Zuzu is back at the line, and I'm sure he has learned a lot from this man, the General Romel Aduro. I'm sure takot si Mike Zuzu dyan kay Romel Aduro. Magbabalik po ang Season 92 ng NCAA. Balikan natin itong huling sequence na ito. Edcor Marata, nakita si Wilson Baltazar. And he actually stepped on the line sa tirang yon. So,
labing isang puntos na naitala ni Baltazar sa puntong ito ng laban sa pagitan ng LPU at San Sebastian. Kitang-kita sa tira na yun, yung confidence nitong si Wilson Baltazar. Walang isip-isip. Pagkuha niya ng bola, angat agad. First pass, angat agad. Minsan, nagagalit yung coach yung mga ganong klaseng tira. Pero pag shumot naman, eh, nice shot yun. At mukhang hindi lang si CJ Perez na magiging recruit ng LPU sa susunod na taon, Mikey. Pabalik ba yung Carlo Lastimosa? Saan Jonathan Gray? Grabe yung mga katropa ni CJ Perez na nakaupo sa likod ng LPU bench ngayon. Well, of course, yung alumni ng CSB Blazers are waiting for their game mamaya naman. So, yung suporta ng mga alumni, yung mga former players ng mga kanilang eskwela ay nandyan pa din dito, Sensei. Edgar Marata driving and drawing a foul. Ito na ang pinakamalaking kalamangan para sa LPU dito sa labang ito. You know, if LPU wins this game, Mikey, this is going to be the best winning streak para sa LPU. Under Coach Topex Robinson, actually, they never won back-to-back games. Well, of course, last season, late pumasok. Itong si Coach Topex Robinson, I think a month left na lang before the season nung pumasok si Coach Topex. So, kitang-kita yung difference dun sa time na meron si Coach Topex to really hone and train his players and put in his system dito sa season 92. Nagbubunga na at nakikita na natin yung sistema ni Coach Topex. We go inside to Kalisaan. Nilabas dito kay Fabian. Fabian with a fake. Ilagan. Ball swing to Capobres. Balik dito kay RK Ilagan. Fabian shoots and scores! Itong si Jeric Fabian, isa pang medyo struggling dito sa season 92. Maganda yung mga first few games niya. Pero recently, hindi masyado pumutok. So importante ito para sa kumpiyansa ni Jeric Fabian. Marata. Naago ang bola. Ilagan. Deep pass para kay Capobres. Capobres could not chase that basketball. Wasted opportunity doon para sa San Sebastian. Stab. Sayang yung stop nila doon. It could have cut this lead down to 8. Pero ito, nagsisimula na mag-pressure itong San Sebastian. Minutes and 10 seconds. Yan ang oras na nalalabi dito sa first half ng ating laban. Shaquille Alanis returns. Greco Magbulos nagbabalik na rin para dito sa Lyceum. DJ Soliman or Jepoy Soliman, the team captain, also in for the first time dito sa bakbakan na to. So itong si Edgar Marata taking care of point guard duties habang nakaupo itong si Adrian Alban. So there's a foul on Jepoy Soliman. Kaya naman balik ang bola dito sa panic ng baste. At nagpe-pressure na rin itong team ni Coach Topex. So pressure sa pressure ang laban. Tingnan natin sino na bibigay. Fabian. Kalisaan, top of the key. Three! Michael Kalisaan! And he continues to shoot and he continues to be confident. Itong si Michael Kalisaan. Tumira ka lang ng tumira dyan. Papasok at papasok din yan. Panorin natin muli. Hand off para kay Michael Kalisaan. Top of the key. And he drains it. 5 puntos na. Ang naitatala ni Michael Kalisaan dito sa bakbaka na to. You saw Gilbert Malabanan on your screens earlier. Mike Harry in and out on that running floater. Yung sinasabi natin kanina na
two tough assignments, two consecutive tough assignments ang natapat dito sa San Sebastian nung last game nila, Olvel Arayme ngayon si Zuzu. The first thing that enters my mind, yung difference between Arayme and Zuzu, itong si Zuzu from the outside, umaatake, umahanap ng punto. So, kaya niyang, he can put the ball on the floor and try to attack from the outside. So, importante rin na labasan nitong San Sebastian, itong si Zuzu. 37-30. And a 5-second violation ball dito sa panic ng mga pirata. Yung mga masasakit na turnover sa basketball, yung mga 5-second violation na yun, baseline inbound ka pa naman. Costello. Calizan. Jumper is good for Michael Calizan. So that's back-to-back baskets for Michael Calizan. Let's see if he will continue his shooting streak. Costello, naagawang bola. Nakabuntos para sa kanyang kubran. And San Sebastian trying to look for easy baskets off of their pressure defense. Pero itong si Michael Calizan, sinasabi natin, he continues to shoot and he will eventually find this jumper. Iban, binigay dito kay Zuzu. Ball will remain 9 seconds with LBU, siyam na segundo ang natitira dito sa shot clock. Alban for the shoot. Ayay, umikot. Tumira, puntos para kay Jesper Ayay. Very nice move doon para kay Jesper Ayay. Pwede niyang idiretso, pero nakita niya medyo masikip sa ilalim. So dito na lang ako. He takes that jumper and 2 points for Jesper Ayay. Fabian trying to drop it down low para kay Baichong. But Baichong was not ready. Kaya naman balik ang bola dito sa LPU. Ito yung kailangan matutunan ng mga big men ng San Sebastian, is to be ready for the pass, especially yung mga drop-off ni na Jeric Fabian, ni na Ryan Costello, and then si RK Ilagan. Ready dapat sila to get that pass and to finish. Alban calling out the play. Alban, di pa nakakabuntos dito sa laban na to. They're trying to get it to Zuzu, pero naagaw ni Fabian ang bola. Fabian, umarangkada, pinasa sa kanto. Costello for three. Sobra, rebound, Alanes. Alanes, natapik ang bola. At babalik dito sa panic ng San Sebastian. Ang ganda sana nung find dun ni Jeric Fabian. Ryan Costello open sa corner, pero pagkuha ng rebound itong LPU, eh dinobol agad si Shaq Alanes, kaya ito bola na naman ng San Sebastian. Costello. Gulanari back to Costello. Costello with a fake, Costello with a drive. Gets it out to Gulanari. Ball on number 16, Raymar Padula. So itong San Sebastian finding the creases sa depensa ng LPU, ina-atake nila ito. At pag-help, they are willing to kick the ball out to open shooters. Hindi lang talaga sila makakonekta from the outside. Inside pass ni Calizan na agaw. Bounce pass, ayay! Nasa loob yung bola, the tip-in by Mike Harry Zuzu. And again, Zuzu very active. Down low, mapa-opensa, mapa-depensa. Ang ganda ng atake dun ni Ayay. Pero si Zuzu ang tumapos ng play. Ryan Costello, nakalusot sa depensa, able to score on that floater. Alban. Kicks it out. Ayay. Zuzu. And showing us that he has the touch also from the outside. And that's the difference between Zuzu and Olvel Arayme. The big men of the stats need to come at him. Kasi nga mayroon siyang short jumper at kaya rin niya umatake from the outside. 43-36. Pabor sa LPU. And the Kevin Garnett blocked doon.
para kay Zuzu. After the whistle, tinry pa tumira itong si Jerry Papian. Pero Mike Zuzu will have none of that. You know, Victor Gajol actually had advice for Mike Zuzu. Victor told him, go to LPU. It's a small school, but together, you guys can achieve bigger things. Parang nabasa ko na sa libro yun, mga kanbanat. Pero that's very maganda naman yung ano yung message doon ni Victor Gajol. Of course, it's a small school. Alam nga natin yung itong LPU. Pero the smaller it is, the bigger challenge it has for its players. So if Mike Zuzu can carry the program of LPU, eh, malaking bagay nga yun. Kala ko kasi go to the party, eh. Ang sabi ni Victor Gajol, dito kay Mike Zuzu. Believe it or not, yun ang nakwenta sa akin ni Mike Harry Zuzu kanina. Tapi ka ng bola, mapupunta kay Mike Harry. That is his 7th rebound of the game, and he averages 17.6 per contest. Alban, hinahanap ang kanyang unang puntos. Bigay dito kay Ayaay. Hands off to Alanes. Alban, umatake. Alban, tumira. Unang puntos dito sa laban para kay Ian Alban. At kinailangan niyang trabahuhin yung dalawang puntos na yon. Talagang idinedepensahan siya ng San Sebastian. Ito yung challenge kay Ian Alban from a surprise player. Eh, kailangan na niya maging consistent, especially ngayon na parte na siya ng scouting report ng mga kalaban niya. Ian Alban, 19 points kontra sa JRU, 21 kontra sa CSB as we see one of our featured matchups dito sa laban na to. Very nice matchup ang meron tayo dito, Michael Calisano ng Wilson Baltazar. Season 91 pa lang, nakita na natin yung potential ng dalawang manlalarong ito. At eto na naman tayo, season 92, they have bigger roles sa kanilang mga teams. Tingnan natin kung sino ang mas mag-step up sa kanilang dalawa. Calisan right now, bitong puntos. Baltazar, 11 puntos. Pero very efficient itong si Wilson Baltazar. Back-to-back triples to start the game. 4 of 5 na siya ngayon. And it's usually Calisan who we describe as very efficient. I think it's important then for Michael Calisan to find easy baskets down low. Pag medyo hindi na nasushoot yung mga perimeter shots niya, kailangan niya kumuha ng kumpiyansa sa ilalim muna. Pero kanina lang, nakadala back-to-back jumpers din itong si Michael Calisan. So umiinit na rin ang big man ng San Sebastian. Si Calisan last year was averaging 54.7% from the field. That's a very solid number. Very efficient yun. 50. Basta umapa ka ng 50% from the field, malaking-malaki na yun sa college basketball. Ayay. Under minute to play, naagaw ni David ang bola. David, blocked by Jesper Ayay. Diriktik pa sa board. Nakabawi doon itong si Jesper Ayay. Nastilan mo ko, okay lang, ahabulin kita sa board para kay Jesper Ayay. Barata, umikot, binigay kay Ayaay. Alanes, mula sa kanto, Shakir Alanes. Very nice ball movement doon para sa LPU Pirates. Nahanap nila doon itong si Shaq Alanes from the outside. 5 points na para kay Shaq Attack. Hilagan, ano ang magiging sagot ng point guard mula sa Tondo? Binigay dito kay Costero. Fabian is able to flip it up and in. And a rare offensive rebound doon para sa San Sebastian. And nice way to end the half para dito kay Jerick Fabian and company. Ian Alban finding Wilson Baltazar, who has 11 points para sa kanyang kubunan. And Jerick Fabian also trying to get involved para sa Stags. He's got 9 points. But the player with the most points so far dito sa laban ito, 16 points si Mike Harry Zuzu Costello. Also getting into the scoring picture, he's in double digits with 10. At si Shaq Alanes with a Shaq Attack to end the first half. 48 LPU, 41 San Sebastian. Halftime stats, analysis, and more sa aming pagbabalik. Ito po, Season 92 ng NCAA. Watch the latest game highlights. Subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.